maganda po dito sa mga composting na to, yung animals na kumakain lang nung ano, nung mga grasses. Ng grass din. Oo. We only show, no? Na yung mga basura natin, pinagtabasan, mga dahon, eh pwede pala nating gawing pataba. Yung biodynamic solution po kasi na to ay mas na bumubuhay pa, nag-i-enliven dun sa ibang microorganism na dala nitong mga grasses, dala ng manure. So, binubuhay po niya yon. Okay. Okay, kapag summer time, 3 to 4. Okay, pero pag mga wet season, 4 to 5 months. Okay, so dahil nakakatulong, no, kabidyo, yung init. No, so, mas mabilis siyang matuyo, mas mabilis ma-decompose. So, 600 kilo, 1,200 kilos. Yan po yung nakukuha namin sa kanya. So, 600 kilos up to 1.2 Opo. Kilos. Opo. Kilos. Sa isang ganyan na setup. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up, mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Encanto, sa bayan po ng Angat, sa lalawigan po ng Bulacan, na kung saan ating bibisitahin ang tinatawag po nilang Center for Bayanihan Economics, na kung saan ito po ay isang learning site sa composting. So tara, samahan niyo po ako para alamin ang tamang pagko-compose. Ayun, saktong-sakto. Kumusta po? Sir. Good morning po. Good morning po. Ayan, dito po tayo. Medyo mainit po dyan. Ayan, oo. Naku, tama-tama po ang dating nyo at nagko-compose po kami. Pakilala lamang po tayo sa ating mga kabidyo. Naku, magandang umaga po sa lahat. Esperanza Oy Banda po. Ako po yung namamahala ng farm na ito. Ito po ay Life Bank Center for Bayanihan Economics. Isa po siya sa programa ng Life Bank Microfinance Foundation na kung saan ito pong Center for Bayanihan Economics ay iso-showcase niya ang lahat ng mga organic at biodynamic practices niya sa pamamagitan ng pag-create ng mga demo farm at the same time po pagtulong. Likod nyo po, makikita nyo na yun, meron pong nagaganap na composting. Kada Sabado po, lahat po ng mga staff, farmers ay nagtutulong-tulong para makagawa po kami ng pataba. Ito pong nabanggit ninyong learning site na ito, no? So ilang years na po siyang nagra-run? Bali, more than 10 years na po siya. Actually, nagsimula yung partnership namin sa Gawad Kalinga, 2011. Nagsisimula kami ng 2012, pero yung talagang massive na pagtatanim namin ay 2013. Mm-hmm. So, more than 10 years na po siya na for existence at binubuo po siya ng 3.7 hectares. Okay, so ito pong kabuuan area po ninyo. So, almost mahigit 3.7 hectares. Opo. So, ano po yung makikita dito sa 3.7 na to? Bali, yung arable land po kung saan doon kami nagtatanim, nasa 2.5 siya hectares. Yung tinatawag natin na pinakbet na gulay. Yan okay. Po, so marami po kami niyan, mga okra, talong, sitaw, no, may mga ampalaya din. Pero syempre, dahil dinidemand po ng aming mga customer din, nagtatanim din po kami ng mga lettuce, cucumber, no? At yung iba pa pong leafy vegetable. Okay, so halos talagang organic, no? Opo. Na mga hayop, wala po? Meron po. Meron? Oo. Okay. So, meron po kami ditong dalawang baka kasi kailangan po namin yung mga manure nila para sa composting. At nagsisimula na rin po kami ng mga free-range chicken. Wow. Kasi dinidemand din po ng mga mga customers namin na naghahanap ng organic eggs. Yes. So, napakaganda pala dito, ma'am, no? Halos kompleto na, no? So, layunin po namin na magbigay ng malinis na pagkain sa murang halaga. So, tinitiyak po namin na yung mga customers din namin ay
napaka-affordable at accessible din po ng mga organic products na to. Kasi gusto natin na hindi lamang kami, hindi lang mga farmers namin yung mag-benefit ng healthy na gulay, kundi maibigay pa rin namin sa komunidad. Yes, ma'am. Ma'am Esperanza, ano? So, ito pong farm po ninyo, itong area po ninyo, so you are producing compost, ano, vermicompost, tama po ba ang tawag dito? Ano po? Biodynamic compost po tawag namin. Anong pagkaiba ng vermi at saka ng biodynamic na ginagawa po ninyo? Sa vermicomposting po kasi meron po tayong mga bulate, yung African night crawlers. Oo, so, sinasabi natin. Mga pinapakain po natin yung bulate, yung kanilang pong waste, yung pupo nila, yun yung vermicast. Oh. Yun yung pataba. Mm-hmm. Ito naman pong sa ginagawa naming composting, sa ibang farmer po ginagawa na to, ang tawag nila rapid composting. Pero yung sa amin po kasi tinatawag namin biodynamic composting kasi meron po kaming ini-spray na substance na biodynamic siya. Parang mas magki-create pa po siya ng mas maraming microorganism na bubuhay dun sa lupa. Yes, Ma'am Esperanza, siguro better i-detalye natin yung pagko-compost nyo dito. Biodynamics, tama ba? Mm-hmm. Biodynamics composting. Para sa kalaman po ng ating mga ka-video, ano po yung ingredients o laman po ng compost po ninyo? Yan, oo na po. Ganda po yan, ano? So, sa panimula po, nilulusan namin yung ground kasi kailangan may air, eh, no? Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, ito pong mga damo-damo lang na to na nakukuha natin sa palibot ng farm, no? Yan po yung inilalagay namin. The usual po kasi na sukat namin ay 2 meters by 2 and a half meters. 2 by 2.5. Opo, ganyan parang po. Parang pa-rectangle. Rectangle, okay. No? So, pag may sukat na kaming ganyan, mm-hmm. So, ang unang layer po ay puro green na aming makukuha din dito sa palibot natin. Green na mga damo. Yes. Pansin ko, yung parang pinag-grass cut po ninyo, yun yung nilalagay ninyo. Oo. Yun pong mga, pagka ganito pong Sabado, marami po kaming pinapag-grass cut, o bago mag-Sabado pala, mm-hmm. So yan po yung nilalagay natin. Pagtapos po ng mga green na damo, mm-hmm. May mga brown din po kaming ano, inilalagay, kasi yung ibang matagal na nandiyan sa ground, pinapahakot pa din namin, yun, ilalagay din po natin. Brown, ma'am, yung medyo tuyo na. Tuyo na. Okay, regardless yan, kahit down po ng mangga, dayami, mm-mm. Or anything. Opo. Or yung mga ano ng down ng saging. Opo, pwede okay. Din yan. Oo. So, green muna po, tapos brown, at meron po yung kaukulang sukat. Mga tagi-isang dangkal lang po. Ayun yung layers niya. Opo, mga tagi-isang dangkal siya. Mm. So pagkatapos po ng brown, ilalagay na po namin si manure. Okay. May cow manure po kami. Pwede din naman pong carabao manure. Yun. So ibinubudbud po yan, ibinobroadcast dun sa dito, sa harapan. Sa mga layers. O, sa mga layers na yan. Mm-hmm. Pagkatapos po nung ano na yan, manure, abo po. Abo o kaya, meron kaming partly undecomposed na mga ganito din po. Yes. Yan ang inilalagay namin sa ibabaw kasi meron na siyang ashes. Para kailangan din po para at least ma-minimize yung amoy. Yung sa manure, so nabanggit po ninyo, carabao. Pwede yung cow. Manure. Pwede rin ba sa kambing manure? Pwede rin po. Pwede rin po ba yung ano ng baboy? Yun po, baka hindi po pwede. Oo, kasi ang maganda po dito sa mga composting na to, yung animals na kumakain lang nung ano, nung mga grasses. Ng grass din. Oo. Kasi may iba na silang kinakain yung ano natin, feeds, yung mga diba? Feeds eh. Oh, okay. Mm-mm. So hindi na natin masabing organic, mm-mm. No? Okay, sige ma'am, tuloy po natin. Mm-mm. Pagtapos po nung nagbudbud tayo ng abo sa manure, kami po naglalagay kami ng kakawate. Okay. Yun. Kasi po, di ba, si manure at saka si kakawate ay mga nitrogen fixing. Nagbibigay sila ng nitrogen. So, kailangan po kasi dito sa compost natin, tama yung balanse nung carbon at nitrogen. So, ito po, dinadamihan namin hanggang sa mapuno talaga yung, ayan, kung napapansin nyo, hanggang sa mapuno yung buong bed na yon, no? Kalahating, ano yan, yung dangkal. Okay. Yun po yung tamang dami niya. Mm-mm. Tapos sa, ano naman po, sa cow manure naman po, kung kami kasi po, medyo estimate na namin eh, sa tagal namin. Yes. Siguro about 5 kilo yan. Oh. Yung binobroadcast namin dyan. Yan, alternate po yun yung na nilalagay. Oo, nilalagay. Ma'am Esperanza, no? So once na nakumpleto na natin yung ano, yung paglalagay ng mga ingredients, ano ba tawag nyo?
sangkap. Sangkap, okay. Ang ingredients ninyo. So, hanggang ilang tasan o ilang layers dapat? Nako, bawal po dito si Mr. Rawi. Sa kanya po, gusto namin at least 5 feet. So, tumatas. Para po siyang lasagna na patong-patong hanggang sa maging 5 feet siya. 5 feet ang ideal po na sukat niya. Okay. Tapos, so, once na nakompleto na yan, nilalagyan niyo rin po ba ng molasses or any... Oo. So, bali nga po pala, in every layer po, pag nakompleto po yung lahat ng sangkap sa isang layer, may ini-spray po kaming biodynamic solution. Okay. So, ito po ay hindi lang nakakatulong dun sa mabilis na decomposition, kundi yung biodynamic solution po kasi na to ay mas nagbumubuhay pa, nag-i-enliven dun sa ibang microorganism na dala nitong mga grasses, dala ng manure. So, binubuhay po niya yon. Okay. Sa ibang farmer po natin, alam ko, trichoderma naman, yung para mabilis magpa-decompose. Yun po yung ginagamit nila, pwede din po siyang alternative. Speaking of decomposition, ma'am, so itong ganyan kalaki o type ng paglalagay po ninyo ng composting, ano po ninyo, ilang days yung properly, ano po niya, bago nyo siya i-harvest or whatever? Ganito po yan. Pagka-summer po, medyo mabilis yan, 3 to 4 months, pwede na naming i-harvest. Pero kung yan nag-uulan, medyo tumatagal-tagal po yung decomposition nila. Umaabot po yan ng 4 to 5 months. Okay, kapag summertime, 3 to 4. Okay, pero pag mga wet season, 4 to 5 months. Okay, so dahil nakakatulong, no, kabidyo, yung init. No? So mas mabilis siyang matuyo, mas mabilis ma-decompose. Ilan ang nakukuha po ninyo, na-generate niyo po dyan? So ito po, di sabi ko nga, ginagamit namin din, ano. Ang the usual po na nakukuha namin, 600 kilo to, may nakuha na po kaming 1.3 tons, ganun. So 600 kilo, 1,200 kilos. Yan po yung nakukuha namin sa kanya. So 600 kilos up to 1.2 Opo. Kilos. Opo. Kilo. Sa isang ganyan na setup? Esperanza, no, sa mga kabidyo natin dyan, kunyari may farm sila na organic din, they can do this. They can duplicate this, no? Pwede po. Para it serve as their pataba. Opo. Diba? Yung organic fertilizer nila sa kanilang mga pananim. So, yun po yung basically na ginagawa po ninyo dito po. Ito po yung sample natin na finished product. Okay. So, hawakan ko na lang. Yes. So, ito, wala nang ano to. Yan. Ito na po yung finished product niya. Isasalandra na lang po to kung ginagamit namin dun sa mga potting, ano namin, mixture para sa seedling tray. Tapos, wala na po kahit ano. Earthy, sweet earthy smell na po siya. Wala na yung amoy ng manure, no? May bulate na. Opo. Ito na po yung finished product. Ito, pansin lang natin, marami siyang insekto. Ayan po. Ano pong explanation nun? Nakakatulong ba sila? Or perbisyo? Or what? Lahat po na, ayan naman po ay para mga millipedes yan. Makakatulong po yan. Kasi yun parang sila yung nag-aerate sa loob nung asa dun sa mga beds natin. So, mas dun pa nagpe-penetrate yung iba pang microorganism at saka mga roots nung tanim natin. Okay, parang naglulusen, no? Kasi kapag compact yan, medyo mahirapan na pasukin ng mga roots ng mga tanim po natin. Okay, so, ngayon ko lang mas na-realize at naintindihan. Tama, no? Siguro, ma'am, ano, no? Suggestion, lagyan natin ng flavor. Pwede ba yun? Yan, 3 to 4 months or 4 to 5 months, yan na po meron yung nage-generate natin. So ito, pwede na nating idagdag sa mga pananim po natin. Nakatipid na po kayo sa mahal na bilihin ng fertilizer. Eh, nakatulong pa tayo sa environment. Instead na sunugin natin yung mga damo-damo, yung mga tuyong dahon, eh why not na gawin na lang po nating compost. Ma'am, tumatanggap din po ba kayo ng ano dito? Mga... gustong mag-train, gustong matuto. Oo. Kami po, ano, dahil kami po ay isang learning site ng ATI, tapos lagi din po kami tinutulungan ng DA,
meron pong mga nagtitraining talaga dito. May nagwo-walk-in din po, mga nagtitext na paano po ba kami mag-e-enroll, no? Mm-hmm. So, sa amin naman po, on the job lag, alagi. Ibig sabihin, diyan, at the field level talaga namin sila dinadala. Actual. Mm-mm. That's the best way to learn, di ba? Actual experience. Mm-mm. Madali kasing magsasabi-sabi ng itong mga pamamaraan, mm-mm, pero yung actual, may iba-ibang sitwasyon po kasi mas gusto namin na-actualize yung kanilang learning. How long naman po ang training? Let's say, ako gusto kong pumasok po dito. Saan ako mag-a-apply? Saan yung unang proseso po? Bali po ano, ini-invite po namin kayo na dito pwede kayong pumunta sa aming opisina. Sa loob po kami ng Gawad Kalinga Enchanted Farm, no? Tatanungin nyo lang po yung Life Bank kung nasaan yung Life Bank Center for Bayanihan Economics. At meron din po kaming Facebook page, no? Ang Facebook page po namin ay CBE Gulayan. Okay. Kasi po kami po ay siyempre nagbebenta din po kami ng mga produce namin. Ma'am, Esperanza, may nakikita tayo dito, po. Kawayan. Ano naman po yung purpose ito? Diyan po namin, parang label po siya. Sinusulat po natin diyan, kailan namin na compost to. Sinimulan, no? Kailan kami gumawa ng composting na to. Para nun sa ganun, alam namin kung na-reach nyo na yung 3 months, 4 months. Mm. Para po dun sa proper location din, saan kami mag-harvest. Itong compost layer natin, ma'am, ilang months na po ito, ma'am, at pwede na bang i-harvest to? Wala pa po. Nagsimula, ito po yung nagawa noong base dito sa label, July 15. So, July. Antay pa po tayo, mga 3 to 4 months para ma-harvest natin. August, siya. September, October. Oho, yan, mga October natin siya i-harvest. Okay. Yan po. So, yun. So, pero po nakikita natin, medyo may, hindi pa totally talaga, no? Mm-hmm, marami pa yun. Mainit nga no, sa loob, no? Kahit ito pa pag umaga, umuusok po sila eh. Oo. Oh. Kaya doon makikita na proper yung decomposition. Oo, no? Mga kabidyo, no, ako personally, dati ang alam ko, basta pag tagpi-tagpiin mo lang yung mga dahon-dahon, yung cow manure, eh pwede ka na mag-compost. Pero hindi po pala, no? May tamang proseso upang sa gayon ay ma-reach po natin yung tamang timpla, no? Para mas maganda yung magiging organic na pataba na pwede nating magamit. Mm-hmm. Yes, mga kabidyo, nandito tayo ngayon sa site na kung saan nga po ay ginagawa ng CBE ang kanilang organic fertilizer, no? At ito po ay may ingredients, no, ng mga pinagtabasang mga damo, at the same time yung mga toyong dahon po, no, na pinagsama-sama po dito, at syempre may kasama rin pong cow manure, no. Ang kinakailangan po ay 3 to 4 months kung summer season at 4 to 5 months naman po pag wet season bago tuluyang ma-decompose itong kanilang ginawang compost layer, no. At nilalagyan din po nila ng biodynamic solution upang sa ganyan ay mas mapabilis po yung pag-decompose ng mga damo at mga ingredients ng kanilang compost layer na in a future magagamit po nating pataba sa kanilang mga pananim. Is it necessary na kailangan may bubong itong compost layers po natin? Mm-hmm. Opo, kailangan po may bubong. Kung hindi po natin kaya yung ganitong klase, kahit po yung mga tolda. Kasi na-avoid po natin yung sinasawag na kung umuulan, yung leaching ng water. Kasi po, di ba, mauulanan sila. So, ang tendency, yung nutrients niya dapat na nakukompak dyan, na bibuild up, nawawash away. Okay. Pag sobrang init naman po, so na-absorb lang siya ng sunlight. Ma'am, pansit natin po dito, mayroong... Oo. Anong tawag po dito? Ito po yung thermometer na ginagamit namin dito sa mga layer na to ng compost. Mm-hmm. So, for 1 month po, lahat po ng mga compost, na lalo na yung bago, for 1 month, tinitignan namin yung temperature. So, kailangan po, sa organic standard kasi natin, dapat minimum na 60... degrees Celsius, umabot yung ating compost. Ibig sabihin po nun, pagka ganun kainit, namamatay po lahat ng mga pathogens dyan. Mm-hmm. Yun. So, ang ginagawa namin, sir, lagyan, kamukha niya, ilan po siya? 60. 60, okay. Opo. Mm-hmm. Mas mataas, mas ano po siya, mas, ibig sabihin, ang bilis ng decomposition niya. Po, gumagawa po kami ng paraan para tumaas siya. Kasi para, ibig sabihin nun,
kung mababa, mabagal po yung decomposition niya. At the same, ang nangyayari, hindi yung parang hindi natin napapatay yung mga bad bacteria doon sa ano natin, compost natin. Okay. Ang pamamaraan lang naman po doon, winawater lang po namin dito sa ibabaw. Ay, as in plain water? Dalawang, as in plain water lang po? Mga dalawang bucket, mga dalawang sprinkler pots lang siguro sa yun. Para yung moisture po bumaba. Okay. So, nag-generate na naman po siya ng heat. Ay, mga ka-video, no? Pansin natin si Ma'am Esperanza, nag-spray na ng kanilang biodynamic solution. Ma'am, ano po ba yung tamang pag-spray ng solution na yan? Ah, ito naman po, ano, kada layer, ini-spray namin siya, evenly po. Wala naman pong sapat na sukat, basta makita lang natin na halos yung buong layer na yon o buong sukat na to ay na-sprayan natin. Okay. So not necessarily sa gitna, sa ilalim, nilalagyan natin ng ganyan. Or alternate? Alternate po. Tapos pagpatapos na po kami, yan po yung palibot. Inuulit namin yung mga nasa... Parang finishing na siya, ano? Oo. Para okay. Kasi may mga... lalo na kung may sobra, yan inuulit po namin uli, palibot naman. Okay. So wala naman siyang specific na sukat? Oo, wala po. O, kung ilang litro ang gagamitin or what, no? So ganun lang po ang ginagawa nila dito, no? Parang napakasimple pero more on technical at talagang nasa proseso yung paggawa po nila ng compost. May isa pa po kasing ingredients pala na hindi ko nasabi. Ano po yun, ma'am? Kailangan po happy tayong lahat. Ayun! Kasi sabi nga namin, every time na magsisimula kami, para tayong gagawa ng pagkain. Yes. Kasi pagkain po yan ng mga halaman. So, dapat lagi kaming happy, masaya lang. Yes. Nagkukwentuhan, hindi namin namamalayan. Parang sinabi mo, ma'am, pag nagluto ka, dapat masaya ka din. Kapag malungkot ka, naku, medyo di masarap. Yung pagkain ay hindi masarap. Ayan, alam niyo na yung sekreto na Ma'am Esperanza. Dapat nakasmile. Mm-hmm. Masaya. So, kaya naman, happy po sila dito. At the same time, talagang napaka-organized, napakaganda po ng output na kanilang ginagawa dito sa kanilang farm. So ma'am, dito po sa area po ninyo, marami na po atang na-decompose. Opo. Ito po, good for harvest na po ba yung mga ito? Or it will take time pa po? Mga next month po, pwede na itong mga to. Ayan na sila. Ah, okay. Ayan na po yan. Mga ano na yan. Ay, may palaka. May palaka. Hindi mo. Ayan na po din yan. Opo, ito pwede na halos din ito, sir. Imagine, sir, from that tura, tapos ito na siya. Guys, so, we only show, no, na yung mga basura natin, pinagtabasan, mga dahon, pwede pala nating gawing pataba, no? Organic fertilizer, pero may tamang proseso. Gaya po nang na-share sa atin ni Ma'am Esperanza. Ito, ma'am, from 5 feet po ito. Mm-hmm. Tapos, yung output, ganyan na lang siya. Ganyan na po. Yan na pagkahina-harvest natin. Yan ang ano. Dami, oh. Para makita natin. Grabe. So, parang kami nga po, naglilibang lang kami dyan. Nagkukwentuhan habang nagli-layer-layer. So, kita nyo naman po ang output. Pwede na natin siyang pataba. Tiyagaan lang din po talaga. How many minutes, ma'am, or oras bago kayo makagawa ng isang ganyang layer? Usually po, half day kami. Nagsisimula kami ng 7:30, tapos tatapos kami ng 12. Tulong-tulong lang po talaga. May nagahakot, may nagagrass cut, may nagli-layer-layer. Okay. Ganda naman dito, no? Tulungan. Kaya, bayanihan.